I want you to see this. Alam niyo po ba na ang church ay isang spiritual family? Okay? You never understand church family unless you realize that that person is a gift of God to you. Can I have your amen? Tignan mo yung katabi mo. You will not appreciate the person unless you understand spiritual family. Come on. Kapag naunawaan niyo po yung spiritual family, you begin to see that the person beside you, whether hindi mo siya kilala o ngayon nyo palang nakikilala, that person is a gift to you by God. Amen? At ito pa. Kung meron kayong pamilya, nakita niyo po ba ng nanay tatay niyo gift sa inyo? Right? Yung nanay tatay mo, gift sa iyo yan ni Lord. Pero ito pinakamas matindi. Kung yung tatay mo ay nanay mo ay gift sa iyo, yung katabi mo gift sa iyo, mas matindi to. Ikaw ay gift ni Lord para sa kanya. And that's what we call family, right? Sino sa inyo masaya kasama kayo sa family ng Dulos for Christ? Wow, bigla sumigaw eh, no? You know what? I'm so proud. For me as a pastor, for the last 34 years of my ministry, I'm so proud to become part of this family because all of you, ang dami-dami nyo, for me, you are a gift of God for me. Salamat po. Napakagandang regalo nyo, mga kapatid. Kaya lang, minsan sa family, feeling mo, sila'y lahat regalo sa'yo, pero ikaw naman, mukha ka namang hindi mo napipil na isa kang regalo sa kanila. Alam mo kung bakit? Kasi naman yung iba dyan, ang tingin niya sa kapatid niya, parang hindi regalo. Pero sa totoo lang po, ako po kasi, naging drug addict ako eh, no? Ako po ay naging hindi magandang example, bad testimony sa parents ko, saka sa mga kapatid ko. Pero one day, they were amazed that because of Christ, listen to that, because of Christ, now they are realized, ba, maganda rin palang regalo si Oriel nang dahil sa binigay na pagbabago ni Jesus. So, kung meron po kayong katabi ngayon na medyo hindi mo type yung gift sa'yo ni Lord, maghintay ka lang, binabago pa ni Lord yan. One day, ma-appreciate mo, napakagandang regalo pa na ito. Amen? Pwede bang bigyan nyo ng isang hug yung babae dyan, kapwa sa babae? Bigyan nyo na hug sa kanya, I like this gift. Okay? O yan, yung mga lalaki sa lalaki, sige ho, okay yan, wala na hong COVID ngayon. So, please, bigyan mo ng, ano, ng isang masarap-sarap na hug. Hallelujah! Eto, yahag ko itong mga to, ha? Bro, you are a wonderful gift to me, ha? You are a wonderful gift. Ayes, come here. You are a great gift. Hallelujah. Bro, you are such a great gift. No? Ha? JP. Franz, you are a great gift. Eto, regalo sa akin to, tumutugtog pa. Praise the Lord, ha, bro. You are a great gift. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Woo! Sino magsabi, I'm glad I'm in my family. Diba? So, don't treat the person as if na isa siyang taga-ibang lugar. Hindi, oh, kapamilya po natin yan. Regalo ng Diyos sa'yo, regalo ng Diyos sa akin. At ulitin ko, totoo bang regalo kayo sa akin ng Diyos? Damang-dama ko, kapatid. Amen? But I also need to feel, totoo ba na si Bishop Oriel ay regalo din naman sa'yo? Diba? Okay, starting today, sabi mo sa katabi mo, I want to celebrate your life because you are a great gift to me. Hallelujah. Let's celebrate life. Amen? Amen? Hoy, makinig kayo. Yung iba naman kasi, sineselebrate natin ang life kapag nasa ataon na yung namatay. Alam niyo po, nakapakabuti niya nung nabubuhay po siya. It's bad. No? Parang yung bang nagsasalita na lang tayo ng magaganda kasi patay na. Eh yung katabi mo, buhay na buhay. Why don't you celebrate the person? Woo! Di ba? Hoy, sandali. Yung mga bagong dating dito, yung mga taga-Dulos dati, matagal na sila nakabalik. I'm so happy. I'm glad you're back. We just want to celebrate life with you. Amen? Sino narito, we celebrate life because God gave us life.
Woo! Hallelujah. Sa umagang ito o sa hapong ito, pwede ko bang ituro sa inyo at pag-usapan kung ano itong life with your spiritual family. I want you to be seated right now. Palakpakan natin na Panginoon. Mga kapatid, salamat ha. Salamat sa inyo. Hallelujah. Ayan. Para po sa akin, ang araw pong ito ay napakaganda, no? Would you like to open your Bible? Because I'm about to share about what I call the true spiritual family, okay? Sige nga po, bubuksan po natin ito, no? Bago ito basahin, pag kayo po'y nasa family ninyo, hindi naman araw-araw fun, di ba? Tama? Huwag niyong kalimutan yan, ha? Huwag niyong kakalimutan. Pag nasa family kayo, hindi po yan araw-araw fun. No, hindi po totoo yon. Meron pong time ng family po natin ay minsan walang fun. Okay? There is no such thing as fun for the whole year, for the whole family. Minsan po talaga ay meron po talaga tayong disappointing moment. Okay? Hallelujah. So umaga pong ito, o sa hapon pong ito, babasahin ko po ang book of Mark chapter 3 verse 13. I'm about to share to you, Jesus Christ is about to share His life to His 12 disciples and He will treat these 12 disciples as His family. Okay? Jesus is about to treat them to spend time together and live with them for us to understand how to be a disciple in the gospel community. Okay? Marami po mga Christian nagpupunta po sa church, hindi nila naintindihan bakit mahalaga yung cell group. Kaya yung iba, hindi sila masama sa cell group. Kasi akala po nila, pag naging Christian ka, uma-attend ka sa Cuneta Astrodome kasi Christian tayo. No, I want to remind you that the day you gave your life to Jesus, that's the day you enter into God's family. Okay? And the day you enter God's family, you better understand the dynamic of this family. Sa Tagalog po, pag pumapasok po kayo sa ating Panginoon, tumanggap kayo kay Jesus, eh automatic po yun. You become a child of God, therefore, you belong to the family of God. Every child has a family. Can I have your amen? Huh? Every child has a family. There's no one person when you start to become a child na wala kang ka-relationship. Lahat ng batang lumalabas, may nanay, may tatay, may pinsan, may uncle, may kapitbahay. You are born to relationship. So pag pumasok na po kayo sa relasyon sa Diyos, automatic dahil naging child of God ka, nagkakaroon ka ng kapatid sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng pamilya sa Diyos. Kaya lang po, minsan, yung pinanggalingan po nating religion, probably, or organizations, ina-adapt mo yung practice mo doon, pagpunta nyo sa church, you don't know how to conduct your life. For example, kung mula pagkabata, nagsisimba ka, nagpupunta ka sa church building, uuwi ka, the next Sunday, punta ka sa church building, you never learn how to live with your spiritual family. Pagpunta nyo po sa dulos, gusto mo pa rin i-adapt na ikaw ay nakaupo lang, walang kakilala, hindi ka nakikipag-usap. Hindi po ganun ang disenyo ng Panginoon. So as a pastor, I have to encourage everybody na yung mga pagpasok nyo po sa church, okay, ang church po ay hindi building, ang church po ay tao. Okay? So kinakailangan po, maunawaan po natin yung tinatawag po nating community. Say that word, community. This is our community. Papansinin niyo po, sa Book of Acts, merong large gathering at small group gathering. So may dalawang gathering. Ano yung dalawang gathering? Small group gathering tsaka large gathering. Itong gathering natin, tawag dito, large gathering. This week, magkakaroon kayo ng cell group, ang tawag po doon, small group gathering. Bakit mahalaga yung small group? Kasi po sa large gathering, nakaupo po kayo dyan, nakikinig kayo sa pastor. Large gathering. But that is very limited po kasi wala akong, hindi, balagamat ako po yung nagtuturo ng mga truth, pero hindi po kayo gaanong nakaka-relate sa akin. Nakaka-relate ako sa inyo kasi nagpipreach ako eh. Diba? Pero pag nagpunta na po kayo sa cell group,
Diyan na po kayo makakapag-usap, makakangiti, makakarinig kayo ng mga ideas, no? Yung bang tipong, nasubukan niyo na bang umating ka sa isang cell group? And then you just simply say, grabe, I thought ako ang pinaka-crazy. Madami pa pala. Sino po nakaranas na yun? Akala ko lang yung may topak, meron pa rin iba. But I can afford because they can afford on me, I can afford for them, di ba? Sino sa inyo na-realize mo na mas marami pa palang may problema sa akin eh. Hindi mo madi-discover na yung mga taong yan ay tao maliban sumasama ka sa cell group. Ibig sabihin po, sa hapon pong ito, ipopromote ko yung importance ng cell group sa mga buhay natin. Ang tawag po dyan ay gospel community. Okay. Let's start from Jesus para makita niyo po si Christ paano siya nag-start ng kanyang gospel community. Okay. Let's begin to read. The book of Mark chapter 3, okay, starting from verse 13, ang sabi po ng Bible, pakalagay natin, no? Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted and they came to him. Tingnan niyo po ito. Si Christ, lumabas na siya doon sa kanyang bahay, nagsisimula na siyang mag-preach. Papansinin niyo si Kristo, ang goal niya hindi mag-preach. No. Hindi niya goal mag-teach. Ang goal niya, he called those people to him, those he wanted. Ang ibig sabihin po niyan, ito po yung kanyang disciple na 12. Isa-isa niya nang tinawag. And they came to him. So tanungin natin ngayon, bakit kaya nag-select ng 12 Jesus, yung 12 disciple? Tapos doon man 12 sumama sa kanya. Ano yun? Sa sila sumama sa program, sa events, sa activities? No. They come together to become a community. Are you listening? They come together for a relationship. So church is coming together for a relationship. Amen. They are coming together not just for relationship, but to live in community. Okay? Mamaya po, mga alas 4:30, mawawala tayo lahat sa building na to. Uuwi na tayo doon. So the church is spread. Nag-spread na yung church. Pagpunta mo doon, meron kang kapatiran sa Panginoon, nakatira doon sa mga dalawang kanto, and then you want to meet the person, tawag natin doon, kaya ka nakikipagkita sa kanya kasi he is part of the community. Amen? Dito, ayokong tawagin yung member ka ba ng Dulos? Hindi ganon. Dapat ang tanong, are you member of the community? Ha? Tanungin nyo sa sarili mo, katabi mo, are you still part of the community? Ha? Sino sa inyo, natuwa ka, member ka ng community ng Dulos for Christ? Tama, hindi ito kasi po, huwag nyo ma-misunderstood na nagpupunta tayo sa Dulos dito sa Cuneta Astrodome for because may religious gathering. No, we come here because not just because of God, but I came here because of you. Tinan mo yung katabi mo. Ha? Tinan mo yung katabi mo. Tanungin mo sa katabi mo, do you come because of me? Gandang tingnan. Nagpunta ka ba dito dahil andito ako? Ha? Sino rito nagpunta ka dito kasi kasama mo yung katabi mo? Ha? Sino masaya? Ay, andito siya. Ay, ayun siya. Oh, uy, uy, ay, ayun siya. Yung bang napapaigtad ka, kasi why? Because you love the family of God. You love the community. Sino sa inyo kinikilig nung nakita nyo kung tumayo dito? Uy, yan si Bishop. Wala. Di ba? Ako, kinikilig pag nakikita ko kayo. Why? Kasi I know you are a great gift to me. Kaya nga sabi ko, dapat magkaroon tayo ng isang magandang understanding dito. Sabi ng Bible, Jesus called to him those he wanted. Tinawag ni Lord yung 12 kasi gusto niya sila. At ang sabi ng Bible, they came to him. Uy, mukhang mutual. Gusto sila ni Christ, pero gusto rin nila si Christ. Diyan ang relationship. Mahirap naman po ako lang gusto sa inyo. Hindi nyo pala ako gusto. Tinan mo yung katabi mo. Ha? Ano kaya yung asawa mo, gusto mo siya pero ayaw ka niya. Di ba? Hindi kayo magkakaroon ng relationship. Alam niyo bakit po kami nagpakasal ni Ate Jermo? Nung sinabi ko sa kanyang, gusto kita, sabi niya sa akin, lalo na ako. Di ba? Ay, just kidding. Di, pinapatawa ko lang po kayo. So, we become couple, naging mag-asawa kami,
nagkaroon kami ng relationship. Nagbunga yung aming pagsasama, naging mabunga. Nagkaroon kami ng apat na anak. It's because of that. Gusto ko siya, gustong gusto niya ako, di ba? Parang lugi ata si Ate Georgia doon. Hindi naman pwedeng ako may gusto sa'yo, tapos busted ako. Ganyan po ang nangyayari sa mga maraming Christian. Yung cell leader nyo, gustong gusto kayo, ikaw naman, binasted mo. Ayoko sa cell na to. Naku, nabusted si cell leader. Nakaranas nyo bang busted din? Nadinig yung brother, ha? Naranasan nyo bang binasted? Kasi po, yung principle na binabasa po natin dito, gusto ni Christ, pinili sila. Pero nung napili na sila, sabi ng Bible, they came to Him. That's the principle of relationship. The first principle of relationship, tatawagan kayo ni Lord sa family niya, child of God ka, and they came to Him. Kung nasaan ang Panginoon, nahin doon ako. Uy, andun yung mga kapatid ko, doon din ako. Uy, saan tayo sell natin ngayon? Nasa Makati. Naku, malayo, pero nandiyan kayo. Pupunta ako dyan. Hindi ka pwedeng magkaroon ng relationship. Nililigawan ko sa Ate Georgia. Tanong nyo siya. Alam nyo, may kukwento ko sa inyo, ha? Nililigawan ko siya. Kaya lang, siyempre, yung pag mga dalaga, mailap eh. Eh, ako naman, hindi naman ako forceful masyado. Nung binata ako, alam ni Ate Georgia, hindi ko pinipilit yung sarili ko sa kanya. Bagamat tingin ko, mayroon din konting pag-asa siguro. Nakikinig si Tracy, kinikilig. Ha? So one day, galing ako sa bahay, pumasok ako. Pero nung time na to, ang klase ko ay alas 6 pa ng gabi. So while I'm entering the campus, si Ate Jernio nakasalubong ko. Nung nakasalubong ko siya, siyempre, di ba, alam mo, nararamdaman ko isang, uy. So nakita ko si Ate Jermo, wala siyang kalam-alam, crush ko siya, gusto ko siya. Sa kanya, normal lang pag nakita niya ako, magkasama kami sa Bible study, eh nakita ko ang dami niyang buhat-buhat na gamit. Iiwan, pwede na lang yung hi, hello, pwede kaya lang, uy, daming dala. So sabi ko sa kanya, can I help you? Di ba, siyempre, chance to, di ba? Sabi ko sa kanya, can I help you? Sabi niya, oh, thank you. Please, sabi niya. So, binuhat ko yung mga gamit niya. Sabi ko sa kanya, saan ka pupunta? Sabi niya sa akin, I'm going home kasi wala yung professor ko. Ayoko na mag-stay sa school. Gotta go home. Oh, ah, ganun ba? Immediately, yung may mo nag-iisip, ihatid mo. Pagkakataon mo. So, ginawa ko, sabi ko sa kanya, can I bring you home sa inyo? Sabi niya, are you sure? Sabi ko, yeah, kasi ang dami mong gamit eh. Tulungan na lang kita. Pero sa loob ko, yes! So, kinuha ko yung gamit niya, binuhat ko. Alam mo yung feeling na crush mo siya pero hindi niya kaalam-alam. Tapos magkatabi kayo sa jeep. Wala kayong kakilala, kayong dalawa lang magkakilala. Nagkukwentuhan kami. Tapos, naku po, eto na yung problema. Tanda ko, nung sumakay na kami sa bus, eto na po nangyari. Nagkukwentuhan kami, masayang-masaya ako. You know the feelings? Yung nasubukan niyo na bang ma-inlove sa isang crush mo na hindi ka pa-crush? Ganun. Imagine niya, sige, rehearse your future. So, katabi ko siya, nagkukwentuhan kami, oh, kamusta school mo? Oh, yung Bible, nagbabasa ka ba talaga ng Bible? Tinatanong ko siya, sabi niya, oh naman, ano mga bagong revelation mo? You know, yun ang pinag-uusapan namin eh. Eto na, dumating na yung conductor. Nung dumating na yung conductor, syempre, magbabayad ka, di ba? Nung pagdating na yung conductor, parang patingin ako sa kanya, parang meron ako nakalimutan, parang ako may nag-neglect na, sabi ko, patay, wala nga pala akong pera. Imagine the atmosphere, bigla akong namula, namutla, na hindi ko maintindihan. Para bang, why do I put myself into this? Talaga naman ang pag-ibig, no? So sabi ko sa kanya, Jer, I'm sorry, ah. Pero, wala pala akong pera. Tinignan niya ako, sabi niya sa akin, yabang mo magatid, wala ka palang pera. Pero nakangiti siya na parang pabiro. Nung nakita kong nagbibiro, nakangiti, ayos na, libre na ako nito. So, siya nagbayad, in short. Nung nagbayad siya, doon ko nakita, naisip ko, bagamat kahihiya yung ginawa ko, pero at least nakita niya,
that I am willing to go beyond the border. Kasi minsan maghahatid ka lang kasi may pera ka. Eh kung wala ka ng pera, iwas ka na. Uy, baka gumanon sa Jollibee, di ba? So nung sumakay, eto na, dumagdati sa bahay, natuwa ko, nakita ko yung bahay niya. I find out na yung family niya is a fine family, nice family. Yung mother niya, yung father niya. Sabi ko, okay, pasa to sa qualification ko. Parang gano'n, no? Hindi, talaga. Talaga, kasi nag-iimbestiga rin ako. Alam ka na, mahirap na, di ba? Nung pumasa na sa akin, naisip ko, maganda, mukhang confirm to, pwede to. Sabi ko, tapos, kinausap ako ng nanay, sabi ko, mami, marami pong salamat sa dinner. Sabi ng asawa, sabi ni ate Jer niyo, okay ka rin, ha? Nakikimami ka na kaagad, ha? Hindi, ganun talaga ako mag-respect sa lahat ng nanay na matanda, mami tawag ko. Ah, akala ko kasi, eto na ngayon, nung uuwi na ako, di ba wala akong pera? Nakita nyo? Na-imagine nyo, ano yung scenario? Yung, Oriel, it's 9 o'clock, got to go home now. Inabot ako ng gabi. Nung lumalabas na po ako, naglalakad na po ako, sabay. Basta katingin sa akin ganun. Ano? Sabi ko, yung parang matagal na kami magkakilala na sabi ko, sa palagay mo, pag naglakad ako mula rito hanggang Quezon City, mga ilang araw, just to ask question. Sabi niya, I know, meron siyang binunot 50 pesos. Eto na, para makauwi ka, kawawa ka naman. Sabi ko, one day, pagbabayaran ko lahat ng ginawa mo sa akin. Ililibre din kita one day. Alam niyo po, doon po nagsisimula ang lahat. Doon po nagsimula. The day you begin to open your heart, to open your life, or probably you don't know what's going on, pero pagka gusto nyo makipag-relationship, sometimes, sabi ko nga eh, it's not fun. Kasi po, may situation po kayo, katulad ko, wala akong pera, am I willing to relate? Am I willing to communicate? Pero sa akin po, naranasan ko, oh nga no, hindi naman pala kailangan ng pera kung gusto mo maging kaibigan ng isang tao. Wala nga akong pera eh. Nilibre niya nga lang ako eh. Of course, hindi naman palagi nililibre, no? And then one day, after that things happened, nagkaroon na po kami ng parang initial, ano, parang communication, no? Pag nagkikita na kami, oh, kamusta ka na? Nag-iba na, nagtaas na ng level. Oh, kamusta ka na? Oh, kamusta? Okay, anong oras mo uwi? Sabi niya, hindi pa ako mamaya. Okay. And then suddenly, one day, sabi ko sa kanya, hey, na-try mo na ba yung maki soup? Sabi niya, what's maki soup? Yung maki na parang may gaw-gaw na may noodles, masarap yun eh. Sabi niya, saan yun? Diyan lang naman sa tapat ng FEU. I want to treat you. Alam mo, sabi niya, sige, let me try that. Sumama siya ulit. So nakakadalawa na ako. Pero ako naman ang nagbayad ngayon. Alam mo namang kapal ko naman, pati mo naman merienda ko, mamugabayad. So I decided to start connecting with her. Alam niyo po, kung kayo po'y mag-i-establish ng relationship, iba ho yung he called to him to those he wanted and they came to him. Yung principle ng I will come, may meeting, I will come, dito tayo magkikita, I will come. That's relationship right there. Alam niyo po, ang problema po natin, gusto natin magkaroon ng relationship sa family natin, but you are not willing to come. When you come, you have to exert an extra effort. Baka dyan, magdadagdagan ka ng konting gasto sa pamasahe, magmimerienda kayo together, but you are just simply ready for that. Can I be amen? Nagsimula na ako nung nagkaroon na kami ng ano, ng konting initial, yung friendship namin. Pati pera ko, tinitipid ko eh, kasi yung time together, sigurado ako gagastos eh. So nung may pera ako, iniipon ko yun, tinatago ko lang. Kasi one day, baka magkaroon ulit ng chance. Sino sa inyo nagtitipid dahil may cell group kayo? Ha? Sino sa inyo nag-iipon kasi para pagpunta ko ng cell group, makapunta doon? You see, relationship happens. Now, after saying that, gusto ko pong makita nyo po kung ano yung nasa loob ng relationship. Okay? Bro, lagay mo nga po yung 5 pinapakita ko sa atin. Babasahin ko muna ito, okay? Kasi this is so important na makita po natin. Ito po yung mga gospel community. Number 1, pag nasa gospel community, pag nasa cell group po kayo,
Ang number niyong tinitingnan is we celebrate our many stories together. Bakit kayo nagpipicture? Bakit kayo pag nandito, nagsiselfie kayo, picture tayo. You know what? Because you are making memories. Can I have a man? You know, one day, may tao dyan, hindi mo na siya maalala because wala kang kinreate na memories. Madaling iwan ng isang tao pag wala kayong memories. Madali mong iwan, madali mong kalimutan pag wala kayong na-establish na memories. You know, sometimes I'm so glad. Lalo na pag nakikita ko po yung mga anak ko, like si Ate Naomi. Si Naomi, tuwing Sunday service, pupunta sila rito, magpipicture sila na magpipicture. Sabi ko, ang dami naman picture nyo. Sabi niya sa akin, we're creating memories. Ha? Huh? One day, ilalabas niyo yung mga payat times moment mo during ng kayo'y college, right? Di ba? Na pag nakikita-kita yung mga young adult na professional, like 32 to 35 years old, magpapakita sila ng picture nakalagay doon sa captions nila, payat moments. Kasi meron silang meron ba kayo mga memories doon sa cells nyo? What if you don't come? Tulay, wala tayo may kwentong story doon sa tinatawag nating moments na yun. Do you know that when Jesus spent time together with Christ, they create a lot of stories? Are you listening? Alam nyo, lahat ng tao, may istorya ka nung mag-isa ka. But you know what? There's nothing like when you have memories with your families. No? I can still remember nung kami pong buong family, umalis po kami para magbakasyon. Meron kami experience buong family. You know? May inipon akong pera. Nagpunta kami sa Amerika. Nagbakasyon kami sa US. First time namin maranasan, together the whole family is riding a helicopter. Can you still remember that, Tracy? Ha? Huh? Sumakay sa helicopter. Tapos dinala kami ng helicopter doon sa... anong lugar yun? Saan? Yeah, that's it. Grand Canyon. Yung napa... Ella, you're not there. Okay, you see it in the picture. So, doon po sa Grand Canyon, nandun kami sa taas ng helicopter, nakita ko po doon si Tracy, kasama ko si Tracy, si Daniel, si Naomi, si Mami nila. Okay? Yung apat kong anak together, plus two of us, the parents, six kami, nakasakay kami sa helicopter, and we are watching in awe together doon po sa tinatawag po nating Grand Canyon. Tapos sa Grand Canyon, meron po doon place na glass lang, makikita mo yung baba, yung pag lumakad ka, para ka lumulutang sa ano. That's a great experience together with my family. So we take a lot of pictures because those are stories. Those are stories with them. Kaninang umaga, o kaninang tanghali, nagpunta po ako doon sa room ko, dito sa VIP room, and I show Tracy, look at this cute person. Look at this cute baby. Sabi niya, ay, ang cute-cute ng baby. Sabi niya, yeah, ikaw yan when you are 7 months old. Huh? Is that me, daddy? Yeah. Because I take the picture to create memories. Tignan mo yung katabi mo. May memories na ba kayong katabi mo na yan? Alam niyo, gusto ko sana, pwede bang kunin yung cellphone niyo talaga ngayon? Okay, pwede ba mag-selfie lang kayo ng katabi mo? At para meron kayong mga memories, please. Yan, siguro hindi mo siya kakilala. Ngayon lang hindi mo siya kakilala. Pero starting today, you can start a great memory with that person by taking time to create stories. Woo! Yan na, nagpipicture na sila. Oh. Yan, very good. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sino sa inyo mayroong stories na sumama na kayo sa mission work ng Dulos? Taas yung kamay, nakasama ka sa Mindanao, sa Samar, sa Cagayan de Oro, sa Butuan. You see, these people, when they join missions, they just create stories. Tama? Sino sa inyo nakasama sa Tarlac Outreach natin? Oh, yun, dami nakamunta, oh. Those are memories, di ba? Sino nakapag-encounter sa farm? Oh, those are memories, di ba? Sino nakapunta na sa loob ng Isitan when you were young?
Oh, yun, mga memories po yun. Huwag niyong kakalimutan yung mga picture po na yun. Yung mga memories na yun, it creates relationship, it creates family atmosphere. So dapat huwag niyong hayaan na wala kayong masasabing istorya sa buhay ninyo with your spiritual family. Kasi po, kung hindi sila kasama sa istorya mo, walang reason parang manatili ka sa pamilya mo. You know what makes it tick? Nakaglo kayo talaga doon. It's because of those stories together. Yan po yung una. Pangalawa, sa ating family, we set culture. Say that word, culture. A true gospel community na de-develop yung culture. Okay? Alam niyo po yung culture, parang language, no? Nagiging fluent ka. Natutunan ko po ito. Pagkasama ko mga Bisaya, na-acquire ko yung language ng Bisaya. Pag pumunta ako sa Pampanga, na-acquire ko yung Kapampangan language. Nagtataka yung mga tao sa akin, pinagtatawan na nila ako dahil, Bishop, marunong ka pala mag-Kapampangan. Di takmo. Bakit ka marunong? Sabi ko, ang constant exposure ko, I had a lot of stories with the Kapampangan. Nagpunta ako sa Cebu, pinagtatawanan ako ni Pastor Rudy kasi natumayo ako sa pulpit last Friday, I'm talking, nag-i-speak ako in Bisayan language. Marunong ka pala mag-Bisaya. Yeah, because I exposed myself. I had a lot of stories with the Samarenian people, with the Cebuano people because I'm just like a missionary. So dahil sa mga stories na yon, nakaka-adapt po ako doon sa mga kultura. Kaya pagkasama ko po mga Bisaya, na-acquire ko yung mga cultures nila. Pag nagpunta po ako doon sa mga Kapampangan, na-acquire ko yung mga cultures nila. You learn culture in the middle of that community. Alam nyo, marami dito bumait. Kasi pagpunta mo dito, ba't ang mabait nila? Mamayang konti, ma-acquire mo na yon. Bakit sila mapagbigay? One day, natuto ko magbigay. Kasi nakita mo yung kasama mo, pagbigay. Ikaw, swapang, madamot. Mararamdaman mo, mali pala yung ginagawa ko. Right? One day, wala sa'yo nagsasabi. Puro ko nalang computer games. Tapos nakita mo yung mga youth na kasama mo. Ba't sila hindi nag-computer games? Hindi mo na kailangan turuan kanila because you watch their life and you begin to acquire the culture. Can I have a amen? So one day, sumama ka doon sa mga friends mo, natulog ka sa kanila, napansin mo sa kanila, umaga pa lang, bumabangon, nagre-read ng Bible, sumasama sa morning prayer. Nagtataka ka, hindi mo ginagawa yun. Yeah, because you have not yet adapted the culture. Sino sa inyo may culture ka na sumasama ka sa morning prayers? Ha? Alam nyo ba, marami sa taga-Dulos na-adapt na nila yung culture, gigising sa umaga to join morning prayers. Of course, hindi madali yun. Alam mo bakit hindi madali? Hindi mo pa culture. But your constant exposure to the community of people who pray every morning, baka magtaka ka, hindi na mahirap manalangin. Because you know why? You learn the culture out of your community. Okay? Alam nyo po, ito yung gustong-gustong matutunan ng Diyos natin. Papasok ka sa church kasi papasok ka doon sa small group mo kasi that's the place where you learn culture. Okay, balikan ko muna ulit yung Mark chapter 13. I will go to verse 2. Pakilagay mo yung verse 2. Sabi po dito, verse 14, He appointed 12 that they might be with Him, that they might send them out to preach. So, tinan nyo ito sandali. Teka muna. In-appoint niya yung 12 disciples that they might be with Him. Sinasama sa Kanya. Anong purpose nun? Gusto ko sumama kayo sa akin. I spend time with you. So that one day, ano sabi dito? That He might send them out to preach. Tanong ko, marunong ba sila mag-preach? Hindi. Alam nila yung Bible content? Hindi. They know nothing. But ang susi po na one day masasend out sila, yung word that they might be with Him. Alam nyo po, marami sa inyo, hindi pa kayo rumang evangelize, hindi marunong mag-preach, hindi marunong mag-consolidate. Pero the more na sumasama po kayo sa cell group, at nakikita nyo po paano mag-preach yung cell leaders nyo, yung kapatid nyo, paano sila mag-share ng gospel. One day, ma-enculturize ka. Marami kang matututunan by joining the cell group. Alam nyo po yon, parang lesson po yon. Para kung mag-aaral ka pa, abutin ka ng 5 taon, yung sa kakasama mo pa lang, ang dami mo nang matututunan. Sino sa inyo natutunan by watching people?
The 12 don't know how to preach, so they begin to watch Jesus. And as they watch Jesus, they hear how Jesus preached. Natututunan nila yung mga principles, natututunan nila yung teaching ng kingdom of heaven, natututunan nila how to change their mind. Mamayang konti, disciple na sila. Naging kamukha na sila ni Christ. Why? Kasi nabago na yung kultura nila. Alam nyo, mahirap. When you become a Christian and you don't change your culture, biro mo, nag-church ka na o 5 taon, hindi na bago buhay mo. Because you know why? You never learn the culture. Kaya po, ang bawat cell group, in-encourage ko po, mag-ingat po kayo sa mga pinapakita ninyong culture. Gagayahin po yan. Halimbawa, naka-attend na ba kayo ng cell group lahat late? Masasanay mga tao. Di ba? Tama? Nakaranas na ba kayo ng isang cell na ang culture, yung isang tao nagpapakita ng kanyang problema tapos hindi pinapansin. Matututo na. You know what? Ito dapat makita nyo sa culture. Sino sa inyo ng cell group ninyo, okay, ready to show mercy, to show forgiveness, to show grace. Mercy, love, and grace dapat mag-manifest sa mga cell group natin yan. Na-enjoy ba sa cell group ninyo? Kasi po, sa totoo lang, marami mga tao sa cells natin may gagawing mali. Yung iba dyan, mag-fail, iba magkakasala. Pero meron ba kayong culture of forgiveness? Yung bang culture of redeeming the person? No? One day po, may mga cell members tayo na hindi sila aaten kasi nako-condemn dahil may ginawa silang mali. Or probably nag-fail sila, or probably meron silang ginawang masama. But, di ba, it's good to know na while I made mistake, I failed. But every time I come to my gospel community, there is always redemption available for me. Yung bang tatanggapin ako kahit mali na ako? Do you still love me when someone told you na, pwede pa ba ako sa inyo kasi palpak na ako? Can you say, no wonder, no worry, alam mo sa gospel community natin, Christ redeem us and we just want to practice redemption. We want to redeem you. Whatever failure, whatever sin that you have, we're here to forgive you and give you another chance to become, to be part of us. Diba? Dapat wala ho tayong kinokondem na tao, but we have to learn how to forgive people. Alam nyo po, isa sa pinakamagandang cell, yung meron pong redemption sa gitna. Yung parang may room for failure na pwede kang magkamali kasi alam mo, yung pinupunta. Nakapunta na ba kayo sa tahanan ninyo? Di ba kahit nagkakamali kayo yung nanay, tatay mo? Ikaw kasi ganyan kayo. Sige, napasok ka sa love. Di ba? Parang may mali ka, pinagalitan ka, pero hindi ka pinalayas. No? Tama, ganun din dapat ang family ng ating gospel community. There must be forgiveness and redemptions. Kaya nga sabi ng Bible, kasi piniprepare kayo. Kasi yung culture na in doon. Verse 15, basahin natin ha. So verse 15, nakalagay po dito, and to have authority to drive out demons. So hindi lang sila isi-send out, pero alam nyo po, sa family, we empower people. Say that word, empower. In-empower ni Jesus, binigyan sila ng authority to drive out demons. Alam nyo po ba, yan po ang prayer ko. Makinig po kayo mabuti, mga kapatid. Sa Dulos for Christ, pinapadaan ko po kayo sa Life Class, School of Leaders. Kasi gusto ko po kayong i-authorize at bigyang, ma-empower ko kayo para kayo magkaroon kayo ng authority to drive out demons, to lead cells. Magkakaroon kayo ng authority. So, ba't kailangan ninyo na sumama dun sa training, mag-participate kayo doon? Because ang dulo nun, bibigyan kayo ng authority, bibigyan kayo, hindi lang ng authority, but higit sa lahat, bibigyan kayo ng empowerment. Alam niyo po, sa Dulos for Christ, marami po ditong nagsimula na wala silang leadership role. Hindi sila naglilid kasi wala silang authority. Hindi sila in-empowered pa, pero dahil sumama sila sa training process na bago yung life niya, yung culture nila na bago, now, pwede na yung i-empower at bigyan ng authority. Sino po naniniwala yung katabi nyo, magiging magaling na leader yan because i-empower yan at bibigyan ng authority. Taas yung kamay na gusto mo magkaroon ng authority at ma-empower ka so that mag-increase naman yung level ng pagsiserve natin kay Lord. Amen. So I'd like to encourage everybody, alam nyo po, ngayon may plan 40 tayo. Nagahanap kami na willing matrain. Kung kayo po hindi pa po nakakasama sa plan 40, naka-second subject na kami, may pangatlo na sa Wednesday. Pero kung gusto nyo pong humabol so that God can give you authority and God will empower you, I'm willing to make an adjustment. Kahit na late ka ng 2 lesson,
pahabuling kita. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Because nakikita ko po, pangit po na yung mga anak mo one day hindi mo binibigyan ng authority. So ngayon po si Grace, nagkaedad na siya, si Daniel at si Naomi, nagkaroon na po sila, binibigyan ko sila ng authority, ini-empower ko sila para yung nagagawa ko, nagagawa mo din. Alam mo, nakikita ko, lahat kayo, dahil na-empower na bigyan ng authority ng word ng Panginoon, na-train ko kayo, I can be so confident na-empower kayo at bigyan ng authority. One day, magiging great leader ka. Kasi po yung community natin, binabago natin yung culture, wala tayo dapat culture of membership. Only culture of leadership. I don't want to become a member. I want to become a leader. Come on. Tahimik. Sino rito yung gusto maging leader? Ang ibig mong sabihin, gusto mo lang upupo dyan, maging member ka lang ng Dulos? Sa Dulos, walang membership. Meron dito from member to leadership. That's the culture that I want to provide. No? Kasi po, sayang ka. Alam ko, may gift ka, may dinownload na si Lord, may dideposit si Lord. Tapos gagawin lang kitang member. No, I don't do that. Gusto ko po lahat kayo maging leader one day. Kaya lang, you have to join the culture of training. Sino rito nakakasama? Nagkaroon ka na ng culture of training. Yung bang, pag sinabi kong culture of training, yung bang, ha? Ganun ba? Tuwing Saturday, pupunta ako para magpa-train. Yeah. Hanggang kailan? 1 taon. That is 52 weeks. Okay. Yung bang gusto mong i-adapt yung culture ng training? Yung bang, sige. Kasi yung iba po, bago ho naging primary 12 yung iba ho dyan, kutakot-takot na training po yan. Di ba, pag ikaw nag-doktor 21 years, tapos gusto mong maging doktor nang walang training, come on. Bago ka naging engineer, nag-aral ka ng ilan? 20 years? Ha? Imagine nyo ba, na-imagine nyo yung gano'ng kahaba yun? Tapos ikaw gusto mong maging leader ng Kingdom of God, walang training? That's a bad culture. Hindi ho pwede libreng diploma. Meron kasi mga Christian, graduate sa recto. Yung automatic leader ka kasi nakakuha. Hindi ho ganun yan eh. So you need to develop and acquire training so that one day, God can give you authority to drive out demons. Pag sinabing authority to drive out demons means, you know how to battle the invisible. You know how to make a spiritual war. Yung bang marunong ka na doon, di ba? Next verse, puntahan natin. Okay, so verse 16, these are the 12 he appointed. Tinan nyo, may pangalan. Tapos yung may pangalan. May pangalan ka ba dyan? So tinan nyo po, in-appoint niya. Okay, he appointed Simon to whom he gave the name Peter. Next, James, son of Zebedee, and his brother John. To them, he gave them the name Barnabas, which means sons of thunder. Okay, next, Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus, Thaddeus, Simon, the Zealot. May mga pangalan. At ang pinakauli, and Judas Iscariot, who betrayed him. You notice this? Sa dulo, merong Judas Iscariot. You know what is saying to us? Yung pinili niyang 12, hindi perfect. May isang Judas. But anyway, what can I do about it? Sinama niya pa rin. Alam niyo kung bakit? Because again, the family that Jesus is raising is a family of redemptions. It's a family of forgiveness, a family of grace, a family of mercy, a family of love. So kahit Judas, si Judas, pagpasok niya doon, he was accepted by Jesus. Sana ganyan po yung mga cell group natin, that we accept people regarding who they are. Parang ganito, you can come as you are, but you have to come out, not the same. Can I ever amen? Mahirap naman po, you came as you are, and you come out as you are pa rin. No, dapat papasok ka kahit ano, pwede kang pumasok. Pero I hope and I pray na paglabas mo, maayos na ang buhay natin. Okay? So una, sabi po natin, nilagay po natin una, yung culture, ibabalik. Pangatlo, punta natin yung pangatlo mga kapatid. Okay? We set culture. Number 3, we communicate the visions. Sa bawat cell group, sa bawat community natin, hindi pwedeng hindi nyo alam ang vision ng Dulos for Christ. So sinasabi ng mga cell leaders, lahat tayo,
tutulong-tulong, magko-contribute tayo para sa pagbabago ng bayan natin. I'm not talking about money, but I'm talking about serving the Filipino people, sharing the Word of God on these people para mabago ang bansa natin. Pag sinishare po namin sa ambitions, siguro ganito, no? Ang maiko-contribute mo, mag-share ka ng gospel, helping someone find their way back to God, helping someone to start up their new life, di ba? Pag sinama nyo sila sa church, huwag mo silang dalhin para mag-join ng religion. Sumama kayo to join the vision. Sumama kayo to serve God. Sino rito yung nagpunta ka because you want to join this church, because you want to serve God, and you want to add something to the vision, no? Para magawa po natin ang mga vision. Ang Dulos for Christ po, may vision po tayo. Huwag ko kayong magtataka bakit ang mga campus dinadala natin ng gospel doon. Huwag ko kayong magtataka tinitrain natin ang mga young adult para doon sa Makati, sa Ortigas, doon sa place na yun, we bring the gospel. Because that's the vision of the community. Okay? Bakit tayo may training? Bakit tayo? Kasi po gusto natin matrain sila para pagbalik nila sa campus, they become leaders. Pagpunta nila sa kanilang pinagtatrabuhan, sila ay spiritual leaders doon, makakabring sila ng gospel para doon sa mga opisina makakapag-create sila ng gospel community. Para yung mga estudyante natin pagpunta nila sa eskwelahan, makakapag-start sila ng gospel community. Everybody is doing the vision. Everyone is contributing for this vision because the Dulos for Christ carry a vision. Can I have amen? But you must be willing to communicate the vision. Okay, one day, minsan may mga taga-Dulos, pag tinanong ka, Ano vision nyo? Ano ba ginagawa nyo? Hindi ka makapag-communicate ng vision kasi wala kang naririnig. Paano mag-communicate ng vision? Are you still here? What you need to do is to join a cell and give yourself a chance to hear and listen to those members in the cell. And you would notice they will begin to speak the life of the visions. Hanggang sa ma-acquire mo yun. Di ba? Mamayang konti, dapat yung campus mawin natin. Dapat yung mga youth na yan matransform natin. Sabi nga we have to disciple this nation. What's the use of winning the battle, winning the war on drugs, and we fail to disciple these young people? You know why? We might win the battle of war, but one day we might lose a whole generation. If I want the generation to be saved, I have to train this generation. Sino po naniniwala, tayo pong Dulos, we want to see the next generation coming to know the Lord Jesus Christ. We want to see the next generation giving their life to Jesus. Meron tayong vision, mga kapatid. Okay? Number four, balikan natin to. The gospel community will proclaim the gospel. I-declare natin. Yung bang, ang ganda pakinggan yung mga taga-Dulos. When we said we proclaim the gospel, we believe on something. Number one, we believe that hell is real. We preach the gospel because we know if we don't preach the gospel, these people will go to hell. That's why we preach the gospel. Alam nyo, nagmamotivate sa akin bakit itong masipag mag-share ng gospel. Kasi whether they believe it or not, sigurado, impyerno to pag hindi nakakilala sa Diyos. Kahit maganda damit niya, kahit mayaman niya, kahit professional pinag-aralan niyan, pag walang Jesus yan, ang sabi ng Bible ko, pupunta yan sa impyerno. Bakit? Kasi yung pangalan niya wala sa Lamb's Book of Life. So gagawin ko ang lahat, I will preach the gospel so that this person, listen to this, his name will be written in the Book of Life. One day this person, I have to preach the gospel as soon as possible because this person gonna die. What if this person die na hindi niya narinig ang gospel? Hindi niya na-surrender ang life niya kay Jesus? Hindi siya nakahingi ng forgiveness? Hindi siya na-wash ng blood ni Jesus? What will happen to this person? They will go to hell. Their name will never be written in the books of life. So, nagko-compel ako ngayon mag-invite, mag-share every opportunity because I have to proclaim the gospel. So, dahil hell is real, death is coming upon everyone. Number three, Jesus will come. May second coming. Kaya tayo nagpo-proclaim ng gospel kasi may second coming, babalik si Jesus. At ang sabi ng Bible, after we preach the gospel, babalik na si Jesus. Pero hanggat hindi natitinig ang gospel ng mga tao, hindi babalik si Jesus. Bakit? Kasi simply God is gracious. He want to give everyone a chance to hear the gospel.
So, sino sa inyo gusto nyo bumalik na kagad si Jesus? Eh, bilisan mo mag-preach ng gospel. Bilisan mo mag-invite. Kaya, dapat po linggo-linggo, lahat ng tagasdulas for Christ, willing tayo mag-proclaim ng gospel sa ating family. Hell is real. Jesus is coming. Death is coming upon you. So, we have to share the gospel. Yan ang culture ng community natin. Kung bakit mayroon tayong cell group, bakit may community? Because we believe that Jesus is coming back. Amen? And we believe the end is about to come. And dyan na po lahat ng mga signs of the end. And dyan na po lahat. So it's just a matter of time. Malapit na po yan. Kaya may urgency dapat ang lahat ng dulos. Okay? Number 5. Okay? We join together in greater missional course. Okay? May cause tayo, may gospel ko. Mission, say the word, missions. Alam nyo ba, every May, nung wala pa po tayong ano, meron tayong nag-expand tayo ng ating mga missional cause. Like for example, we ask the young people, tsaka yung mga adults sa dulos, ang dami po niyan. Nagpupunta po yung mga members natin, yung mga leaders natin, natitrain sila. Sometimes nag-i-stay sila for the next 10 to 15 days or 20 days. Nung araw, 40 days pa nga eh. Pupunta kami sa mga karatig provinces na walang nagpipreach ng gospel. Dadali namin doon ng missions. Sa Butuan, sa Cagayan de Oro, sa Pagadian at Iligan probably, o kaya doon po sa Samar, sa Eastern Samar, Northern Samar. Pinupuntahan po natin yon, Cagayan de Oro. Kasi meron tayong sinasamahang missions. Hindi pwedeng ang simbahan walang ginagawa ng missions. Natututunan niyo po yan pagbahagi na kayo ng gospel community. Ganito po yan eh. Pag wala po kayo sa gospel community, paano niyo maunawaan yung gospel cause? Pag pumasok kayo sa dulos at wala kayong cell group, hindi niyo po maintindihan itong lima na to. Hindi po talaga. Matutunan mo lang yan kapag nasa cell kayo. Kaya pwede ko ba sabihin sa hapon po ito, lahat po kayo mga naandito, kung wala pa po kayong cell group, I encourage you, connect to the person who invited you and join cells and begin to learn these 5 things, no? Sino sa inyo, kung kayo first timer lang po dito, huwag nyo lang tanggapin si Kristo bilang Panginoon. Tanggapin nyo yung pamilyang inaalok sa iyo ng Diyos. You will become part of Dulos family. Pag sinabi po natin Dulos family, wala po dun sa marking. Dulos family is God's family. Alam nyo po, we have like, alam nyo ba sa Pilipinas, we have more than 33,000 Christian churches. Iba't ibang pangalan po ng simbahan na yun. But those 33,000 churches are all Christian churches. Bahagi sila ng family natin. So hindi ako, may mga kapatid na mga church dyan, mga Christian fellowship, mga kapatid natin lahat po yun. Hindi yung mga kulto ha, yung mga kapatid talaga natin. Yung mga kapatid natin, I enjoy being with this pastor. Di nyo ba napansin si Pastor Oriel? Nagtetrain po ako ng mga pastors. Kasi naniniwala po ako na ang Dulos for Christ is more than Dulos. We have to engage in a greater global mission work, no? One day, mararaman nyo. But pag napapanood nyo po ako, oh, si Bishop Real nasa Holland, ha? Nasa Belgium, ha? Nasa London, ha? Nasa Thailand, ha? Nasa Cebu. Ganun po kasi, it's a bigger missional work because we live our missions, no? Sabi mo sa katabi mo, baka one day kasama ka na. Sino rito yung one day naniniwala, kasama ka na sa Thailand, kasama ka na sa ibang bansa? Why? We bring the gospel to other nations na. We start locally here sa Pasay, sa Manila. One day siguro kasama ka na sa province. Yung iba nga sa inyo nagsisimula na mag-work sa Tarlac. Yung mga nagtatrabaho sa Tarlac, yung sumasama sa Tarlac sa outreach, training ground nyo po yan. From local to global. Ha? So, lahat po ng taga-dulos, dapat kasama po kayo sa missional cause ng ating Panginoon. Pwede nyo bang palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Sino rito yung masaya ka sa gospel community mo? Taas yung kamay. Pastor, I'm happy I'm part of the Dulos for Christ family. Di ho ba? Sana po lahat po tayo makita po natin this is so powerful. Ha? Huwag nyo pong kakalimutan lahat po tayo ay pwede pong sumama. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, you are part of the family. Tingnan nyo po ito. Hindi nakita. Alam nyo po ba na ang spiritual family, ito po yung tinatawag nating earlier heaven. Say that word, earlier heaven. Bakit tinawag po itong earlier heaven? Habang nandito ko sa mundong ito,
mararanasan mo na po yung picture ng heaven. Mayroon ako isang istorya. Sabi nung angels, may namatay. Nagpunta sa heaven. Sabi ni ng anghel sa kanya, oh, mukhang pabababain ka ni Lord sa lupa. Sabi niya, bakit? Eh, may papagawa sa'yo. Namatay ka na, pero bubuhayin ka. Okay? Sabi niya, mabubuhay ako, oh. Namatay ka na talaga, pero bubuhayin ka. Kasi may mission ka. Sabi niya, what do you mean? May papakita ako sa'yo, sabi ng angels. Dadaling kita sa impyerno. Tapos dadaling kita sa langit. Ngayon, pagpunta mo sa impyerno sa langit, ikaw na magde-decide, ha? Kung paano mo ipipreach yan. Sabi niya, opo, saan mo una gusto pumunta? Sa impyerno po. Ibabalik niyo po ako, hindi niyo ako iwanan doon, ha? Hindi. Baka one-way ticket po yan, ha? Hindi, back-to-back to, di ba? So, pumunta sila sa impyerno, doon sila sa gilid ng impyerno. Tapos sa impyerno, napansin niya, may mahabang-mahabang lamesa. Ang haba ng lamesa. Tapos yung mga demonyo, may narinig silang kalimbang. Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng, takbuhan yung mga tao. Nagpunta sa table, upuan sila. Tapos suddenly, nagkaroon ng masarap na sa masarap na pagkain. Sabi nung yung namatay, bakit ganun ang daing pagkain? Kala ko ba impyerno, pangit? Tapos, sabi nung anghel, kunin ang chopsticks. Lumabas yung chopstick, kinuha ng mga tao. Ang chopstick po, ganito kahaba. Walang kutsara, bawal magkamay, chopstick lang. Eh, ang haba. So, kinuha nila, yung may Chinese, kinuha agad yung chopstick, sabi niya, gutom na ako, kinakailang makakain. So, kinuha niya yung pagkain, inipit niya, perfect. Kaya lang ang problema, mahaba yung chopstick, nung kakainin na niya, andito yung pagkain. Nakita nung mama, lahat nung tao sa impyerno, may hawak-hawak na chopstick, lahat hindi makakain. Gutom na, hindi makakain. Sabi niya, kaya pala impyerno. May pagkain sa harapan, hindi mo makakain. Sir, ba't hindi nagkutsara? Chopstick yan. Chopstick talaga yan. Alam niyo po, nalungkot siya. Ang hirap pala ng buhay sa impyerno. Sir, dali mo na ako sa langit. Gusto ko doon. Halika, may papakita ako sa iyo. Pumunta siya sa langit. Pagpasok niya sa langit, nakita niya, ma, may table din na mahaba. Meron din. Tapos yung pagkain, pareho. Bumating ding ding, teng, 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 teng. Labasan yung mga tao. Langit na to. Upuan na sila. So sabi ni Lord, ilabas ang chopstick. Nilabas yung chopstick. Andun yung mga pagkain. Sabi ko, hala, chopstick din. Paano sila kumakain? Nung pagkakuha ng chopstick, isinubo sa katapat. Hindi sa kanyang sarili, sa katapat. Sa katapat, lahat o busog na kakain. Yun ang pinagkaiba sa impyerno. Swapang ang mga tao. Makasarili. Sabi mo sa katabi mo, saan mo gustong pumunta? Sino po naniniwala? Sa impyerno, may chopstick. Amen? Sa langit, may chopstick din. Pero walang problema. Because sa langit, dala ang culture na tayo'y mapagbigay. Ha? Amen? Amen? Sino willing tulungan yung katabi mo? Kasi kapatid mo, ha? Ano yun? The earth is the earlier heaven. Dito po, earlier heaven natin to. Ito po yung langit natin ngayon. Ha? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, I wanna help you. Come on, sabi mo sa kanya, I wanna help you. Ha? Sino dito gusto mong i-bless mo yung katabi mo, mga kapatid? Ha? Ito po yung earlier heaven. Okay? I believe that being a family means you are part of something very wonderful. Amen? It means that you will love and be loved for the rest of your life. Ganun po yan, mga kapatid. Kaya nga po,
paalala ko lang, a family is a very risky venture. Because the greater the love, the greater the loss. Mas masakit po pag nagmahal kayo at sinaktan ka, mas masakit. Mas marisk po, no? That's the trade-off, mga kapatid, no? Kaya nga po, sa hapon pong ito, tanggapin natin. Ang Dulos for Christ ay isang family. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, you are a great gift to me. Sabi mo sa katabi mo, and I am a gift to you. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Pwede ba tumayo tayo lahat? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Bago po ako magwakas, sa bawat cell, sa bawat family ng Dulos for Christ, there will always be frictions. Okay? Pag ang bakal po nagpi-frictions, mag-iinit po yun, masisira. Pero ang ginagamit po ng iba, nilalagyan po ng oil. Kaya may oil yung mga bearing. Kasi po, ang oil po, yun ang nagle-less ng frictions. Pwede ko ba sabihin ito before I close? Wala pong magpapaless ng friction sa ating family when we apply the oil of love to one another. Ah, hindi maiwasan ng friction, lagyan nyo na lang ng pag-ibig para yung kiskisan walang masira. Amen? For sure, yung kapatid mo na yan, magkakamali yan, magkaka-friction tayo. Pero sa family po ng Dulos for Christ, we allow frictions and we apply the oil of love. And as long as there is love, when there is friction, less damage ang ibibigay po sa atin. Amen? Sino rito masaya, you are part of the gospel community, ha? Mga kapatid, announcement ko lang ulit, ha? Pag kayo po ay walang cell group, I encourage everybody. Meron po tayong cell group, no? Sumama po kayo. Yun na po ang una. Sumama kayo sa cell group. Kasi po, gusto po talaga natin i-unleash yung gospel community ng Dulos for Christ. And I believe, lahat po kayo ay merong seeds of greatness, makakatulong po kayo. Sino po rito niniwala, ikaw ay isang great blessing sa amin. Sabi mo, you are a great blessing. Oh, yung iba dyan, lalo na yung iba dito, pag na-train lalo, naku, maniwala kang galing yan, no? Tignan mo yung katabi mo. Naniniwala ka ba yung katabi mo, matrain lang yan, mapapakawala na yan. Ma-empower, mabibigyan ng authority, magiging fruitful, magagamit ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. I want to pray for you. Okay? Lord, salamat sa hapong ito. The true gospel community is being preached this afternoon. I believe, Lord, that this is the time, Lord God, to realize that there is such thing as God's family, Lord. We are your children, and we are part of your family, Lord. Today, I pray that you increase our sense of our community, Lord. I declare and I pronounce, Lord God, that love will flow among us. And I pray, God, that every one of us will consider others better than ourselves. I-bless mo po ang bawat cell group ng Dulos for Christ. Palakasin mo ang bawat cell group. Let there be communication. Let there be understanding. Let there be culture of the kingdom happening in our midst. Sa hapon pong ito, i-bless mo ang lahat ng mga disciples mo sa bawat cells. And Lord, empower them. Let them receive the authority coming from you, Lord. And I believe this is the time, Lord, to be together and to accomplish the mission of the Great Commission. So today, Lord, just anoint and empower everyone, Lord, now and forever. And this is for your glory and honor. In Jesus' name, amen and amen. Pwede bang bigyan nyo na nga? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sabi mo sa katay mo, I'm glad you're part of my family. Sige na, please. Bigyan nyo ng embrace. Pwede ko ba tawag yung ating worship team, please? Hallelujah. Asan yung ating... Hallelujah. Woo! Sino sa inyo tutulong sa gawain ng Dulos for Christ? Excited ka? Ha? Yung mga inihanda po natin, mga guides natin para sa ating Plan 40. Kung kayo po gusto nyo magpa-train, sa Wednesday po yung ating Plan 40, bibigyan po namin kayo ng chance. Late na kayo ng dalawang session, but we'll still open it for you. Just join the training. And I believe God will empower you, train you, so that you can contribute something for the advancement of the kingdom. Remember, we are not advancing religion. We are advancing the kingdom of God. So join us together for this. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.